Magandang umaga po sa ating lahat. Pwede na po tayo magpo. Sa ating course, unang-una magpasalamat tayo sa ating mahal na Panginoon na binigyan tayo na magandang panahon at malusog na pangatawan at iniligtas tayo sa kapahamakan. Nais ko rin pasalamatan ang ating butihing mayor na masipag at mapagmahal sa tao. Kaya naman na gustong-gusto ko siya na mayor dahil ang lagi niya na tinitingnan yung kapakanan ng bawat mahihirap. Mayor Sammy Rosario. Happy birthday, Mayor. Mamaya, saan yung sinipresyon natin? Sa ating Vice Mayor Edgar Maminta. Sa lahat ng mga membro ng Sangguniang Bayan, magandang umaga. Sa ating Liga ng mga Barangay President, Jonas Rosario. Alam niyo na. Barangay officials, senior citizen president. Ayun, marami pala dyan. Huwag po kayo mag-alala, pagdating ng panahon, libre hospital po kayo. Sa lahat na ito ka lang, Bean Mali School Head. Sa ating susunod na maging senator, Lodz Barbo. At siyempre sa ating may bahay, hindi ko nga kalimutan, hindi outside the front wall. Walang iba kundi si Jinge Amora Pacquiao. Sa ating mga supporters, lahat ng mga parang, mga kababayan ko, dahil eleksyon naman ngayon, narito po ako sa inyong harapan. Alam ko na mayroong supporter ng ibang mga kandidato. At alam ko na hindi para kay Manny Pacquiao nasusuporta ang mga narito. Pero gusto ko lang pong hingin ang inyong attention for 15 minutes para po ihayag sa inyo ang aking saloobin bakit si Manny Pacquiao na tumatakbo bilang pangulo ng bansang Pilipinas. Ako po ay tumatakbo bilang pangulo nitong bansang ito na mahal natin. Kung posisyon lamang po ang gusto ni Manny Pacquiao, pwede ko po ako mag-senator. Pero hindi po. Hindi po posisyon ang hangad ko dito sa gobyerno. Ang hangad ko po ay yung tunay na pagbabago at mayroong tunay na malasakit sa ating mga mahihirap. Tunay na nagmamahal sa ating bayan. Yung matagal na nating inaasahan yung pag-umlan ng ating bansa. Kaya nga mga kababayan ko, sa totoo lang, bayan, imulat natin ang ating mga mata. Tuwing eleksyon, ngayon, halala na naman, eleksyon na naman, ang mga kandidato magsasalita sa harapan ng mga tao, maglatag ng kanilang mga patapuma di gobyerno. Tuwing eleksyon, ilang eleksyon na ang lumipas sa bansang ito.
ilang dekada na lumipas. Bayan, anong nangyari? Ano ba ang nangyari ang sasarap ng mga pangako ng mga politiko? And yet, ang ating mga kababayan, lalong dumadami ang nagugutom, lalong dumadami ang naihimpating mahihirap. Nasaan na yung mga pangako na magagandang tuwing eleksyon? Bayan, huwag tayong magpapaluko. Panahon ng eleksyon, walang kandidato na magsasalita. Walang kandidato na magsasalita sa tablado ng masamang plataforma. Lahat, kung pwede lang, pati bol ni pangako sa atin. Kung pwede lang ang bol ni pangako ibigay sa iyo, sasabihin. Pero, sa totoo lang, bayan, hindi ko pa nakikita na ang isang leader ng bansa ay tunay na umiiyak, may tunay na malasakit sa mga mahihirap na tao. Nagsasalita ako dito sa inyong harapan, hindi dahil para ma-impress kayo, para magpabili ko sa inyo, hindi. Nagsasalita ako dito sa inyong harapan nakasama ng mga mahihirap na tao dahil nararamdaman ko ang nararamdaman na paghihirap ng sabayan Pilipino. Nararamdaman ko ang gutom, nararamdaman ng bawat pamilya na walang makain. Ang inyong lingkod na nandito sa inyong harapan, dumanas po ako ng matulog sa kabinet ng kanin. Dumanas po ako na walang makain tubig ang inumin ko para makasurvive. Yan po ang aking bangungot sa buhay na hindi ko makalimutan. Kahit ano kayamanan pa ang makamtan ko, ang puso ni Manny Pacquiao manatiling mahirap katulad ng mga mahirap na tao. Kaya ito na yung pagkakataon. Ito na yung pagkakataon natin na ang bawat Pilipino na naghihirap na naghangad ng kapayapaan, tagumpay, kasaganaan sa pamumuhay. Ito na yun. Dahil wala po akong hangad. Wala po akong ibang hangad dito sa pagsisikriso. Kundi matulungan ko, maiahon ko sa kahirapan ang bawat pamilya, mga kasama ko kung saan naman ang gali. Alam niyo po, para malaman ninyo, bawat laban ko po, 50% at least, minimum po 50% nakita ko kung billion yan, kung ilang billion yan. 50% po yan binibigay ko sa tao. Yan po ang ebidensya ni Manny Pacquiao bago pa napasok sa politika na hindi ako nagsasalita, na manganako ako sa iyong harapan ngayon na hindi ko ginagawa. Kaya bayan, matatakilo tayong tao. Huwag tayo magpapalungkod ng mga politiko. Pinagbigyan natin sila ng mahabang panahon. Anong nangyari sa akin? Ngayon, May 9, hiling ko lang sa taong bayan, si Manny Pacquiao, bigyan niyo ng 6 na taon, ipapakita ko sa inyo. Ipapakita ko sa inyo kung paano natin kalagkarin lahat ng mga kawatan sa gobyerno doon sa kulungan. At ipapakita ko sa inyo kung paano natin palakasin ang ating ekonomiya na magkapagbigay ng trabaho sa bawat Pilipino. Yung sinasabi ko sa inyo, bahay, trabaho, libreng eskwela, ginagawa ko na po yan bago pa ako napasok sa politika. Kaya hindi ko ako, pag nagsabi po ako sa inyo na libreng bahay, libreng hanap buhay, libreng eskwela, hindi po yan pagmumula kasi ginagawa ko na po yan sa sarili kong pera. Kaya pag may
binigyan ako ng Panginoon na ilagay niya sa pwesto na yan. Kung ako ang Pangulo, sisikapin ko na walang pamilya sa ating bansa na walang sariling tahanan. Bibigyan ko ng libreng tahanan ang lahat ng mga pamilya na walang sariling tahanan. Sigurado ang panahon. Pag kayo pinalagay ng Panginoon niyo sa posisyon na yan, kayo una makabinipiso pagkaroon ng sariling tahanan. Wala pong bayan ng kahit piso. Hindi pwede yung libreng bahay tapos may mantay pinig ka. May babayaran ka. Bakit yun? Bibigyan natin sila ng sariling tahanan kahit piso. Wala tayong sisigilin. At bibigyan pa natin sila. Ang gobyerno na maiangot sa kahirapan ng aking mga kasama-kasama ng Diyos. At hindi sila ang misyon ng Manny Pacquiao. Ang misyon ng Manny Pacquiao, hindi niyo pa nakikita ang mga kawatan dyan sa gobyerno na nagsama-sama sa kulungan na inihina at isang presidente papunta sa kulungan. Hindi niyo pa nakikita. Pero pagdating ng panahon, binigyan ako ng lakas ng Panginoon para ipakulong lahat ng mga kawatan din sa gobyerno. And then, malago ang ating ekonomiya. Sa totoo lang, bayan, ang pinaka-problema ng bansa natin, kahit sino ang ekonomista dito sa bansa, makipag-argue sa akin, pag-usapan ang anong pinakadahilan problema ng bansa natin, eh, pupunta tayo pa next corruption. Kahit anong pag-usapan natin ang problema, doon mapupunta din sa corruption. Yan po ang cancer ng ating bansa kahit tayo maka-ahon sa kahirapan. Kaya dumadami ang malaghihilang na Pilipino dahil po sa corruption niya. Tapos ang mga sa totoo lang bayan, ayaw na ayaw ko yung magnanakaw dahil po yan po ang kanser sa ating bansa. Pagdating ng panahon, gusto ko mabigyan ng trabaho ang inyong mga Pilipino. Paano paraan? Saan ang paraan? Gusto ko na po pag-invest nito sa ating bansa. At hindi naman po yan. Palakasin natin yung micro, small, medium enterprises para po makapagbigay talaga ng trabaho sa medium mga Pilipino, lalo na yung mga undergrad, yung mga high school graduate, mabigyan sila ng trabaho. Yun po ang mahalaga. At hindi sa lahat, ang mga senior citizen,
ating kaparaan at ating kapitulo natin puntahan. Pero sa kapuntungan, sa kapuminsya, alam si Kumula, ang laki ng hirap din ng mga nisyo. Ang laki ng hirap ng mga nisyo. Alam niyo kung saan kasi sarang kami? Dalawang oras, araw-araw, maglalakad pa. Wala sa sakit, maglalakad pa. Paakit sa mundo. Para lang makapagturo, ganoon ang sitwasyon ng mga guro. Kaya darapat naman sila nabigyan ng importansya. Dahil sila po ang nagtuturo sa mga kabataan na siyang pag-asa ng ating bayan. Ito po ang baraga. Kaya pagdating sa panahon, lahat yan, pakinggan niyo po ba, lahat yan ang mga pinaplano natin. Ang pinaka-problema dyan, yung bundok. O, di ba? Sandali lang. Ang pinaka-problema dyan, yung pondo, pabahay, yung libre hospital, yung increase ng salary, yung benefits ng mga pangangamangaro. Ang pinaka, magagawa natin yan kung may pondo ang ating gobyerno. O, paano paraan? Pag sinubo natin ang corruption, alam niyo ba na nawawala sa gobyerno taong-taon, nasa maras minimum 700 billion to 1 trillion a year. Pag sinugpo mo yan, so pwede ang corruption, makasaling ka lang ng 500 billion a year. Ay kalaki-laki pera na yan na makatulog para magawa yung mga plano natin. At pag sinugpo mo yung corruption, ginito mo yung corruption, lalaki ang revenue income ng ating gobyerno. Kasi ang ating gobyerno ngayon, para makalaman nila lahat, Saan ka magkakita? Ang gobyerno natin ngayon, mas malaki ang kinagastos kaysa kinikita. Kung example na lang, ngayon lang na ito, ang in-approve natin budget, 5.3 trillion. But the income of the government, magkano lamang po? Nasa 2.7 trillion lamang po. Magkano po yung deficit niyan? Palaki na palaki yung deficit natin na inuutang natin taon-taon para sa gastosin natin taon-taon. Kaya nalulubog po tayo sa utang dahil wala pong nakatuto doon sa revenue income ng ating gobyerno. Kayo, makarilig kayo sa pamamahay ninyo. Katotoo lang. Makarilig kayo sa pamamahay ninyo. Kung kayo kumagastos ng 50,000 a month tapos na kinikita niyo 20,000 a month, aasikso ba kayo? Yan po ang sitwasyon ng bansa natin ngayon. Ngayong taon na ito, 5.3 trillion. Sabi ko, bakit 5.3 last year? Ang inapon natin, 4.5 trillion lang. 4.5 trillion, tapos ang kita ng gobyerno, nasa 2.9 trillion more or less. Tapos ngayon, ngayong taon na ito, bumaba ng 200 billion. Bumaba. Pero ang gastusin natin, from 4.5 trillion, tumaas ng 5.3 trillion. Hindi ko imposible naman ito. Anong nalaman ko? Kasi nga pala, eleksyon pala ngayon. Eleksyon pala ngayon, kaya tumakas ang pundo na kailangan budget. Bayan, pag ganito ang sitwasyon ng bansa natin, wala pong pag-asa ang mga kabataan, ang susunod na henerasyon. Ang mga naghihirap na tao, na gusto kong umangat sa buhay, wala po silang pag-asa umangat sa buhay kung ganito ang sitwasyon natin. Wala akong intention dito sa pang-gobyerno na ito. Hindi para lumaman ako, hindi para sumikat ako, hindi para magkaroon ako ng position of power. No. Hindi ko kailangan yan. Ang kailangan ko, ang relasyon ko sa Panginoon, kung ano yung magawa ko dito sa lupa. Kay Manny Pacquiao, tuwanda at mawala na si Manny Pacquiao dito sa bayan, sa lupa. Gusto ko salubungin ako ng Panginoon, well done, good and faithful servant, come and come to my paradise. Yun po ang gusto kong marinig. Kaya habang nandito pa ako sa lupa, gusto kong gumawa ng tama at ipaglaban ang mga naapin, ipaglaban at iawat sa kahirapan ang mga mahihirap na pamilya. Bayan, ito yung pagkakataon natin. Kung ikaw nahihirapan sa buhay,
ikaw naghihila, gusto mo na kaunlaran. Masagana ang bansa. Samahan niyo si Manny Pacquiao. Sa ano na taon, ipakita natin sa kanila na para ba lumipas sa Bansang Pilipinas ang 30 taon. Maraming salamat po sa inyo lahat. Message. Let us welcome the